Isang mapagpalang araw mga brad, nakakalungkot nga pong isipin na talo nga po ang ating mga kababayan na dumayo sa bansang Japan noong August 5, taong kasalukuyan. Nabigyo nga po silang maiuwi ang titulo sa bansang Pilipinas at knockout nga po lahat ang inabot nila dito. Isa na nga po dito si Rubin Davidas na na-knockout sa round 1 kontra sa Japanese fighter na si Kiyosaki Takami. Pangalawa si Arnel Bakunahe na na-knockout din sa round 6 kontra kay Mikito Nakano. At sa main event naman na si Jason Brelio na na-knockout din sa round 6 kontra kay Shukichi Iwata. Pero may kaisa-isa tayong kababayan na hindi nagpasindak at nagpakita ito ng tapang at bangis ng kamao sa harap ng mga Hapon. Ito ay walang iba kundi si Jake Amparo na tubong tagbilaran Bohol na nakalaban niya dito ang Japanese prospect na si Goki Kobayashi na may perfect record na 6 wins, 4 knockout at walang talo. Pinaglabanan nila dito ang WBO Asia Pacific minimum weight title. Marami nga po ang nagsasabi na matutulad lang si Jake Amparo sa kanyang mga kababayan. Pero pinatunayan dito ni Jake Amparo na nagkamali sila. Sa unang round pa lang ay 2 beses nang pinabagsak dito ni Amparo si Kobayashi at nasave by the bell lang ito. At sa round 2 nga po ay medyo nakarecover dito ang Japanese fighter at nakakatama rin ito ng mga soliding suntok sa ating kababayan. Umabot nga po ang kanilang bakbakan sa sukdo lang 10 rounds. Nanalo nga po dito ang ating kababayan via unanimous decision. Si Jake Amparo na ngayon ang bagong WBO Asia Pacific minimum weight champion. Hanggang dito na lang muna tayo mga brad. Maraming salamat po and God bless.